Magandang morning, Tito Johnson. Nakaranas ang ilang bahagi ng Maynila ng pagbaha matapos umulan ng malakas kagabi. Hanggang binti ang baha sa may TM Calao hanggang Maria Orosa Street, hanggang gutter deep naman ang baha sa may Taft Avenue. Ang ilang e-trike na stuck naman sa isang butas ng kalsada sa may Taft Avenue matapos anuri ng baha ang takip at barrier nito. Ang tricycle driver na si Genjo Peñaflor nangangambang masira ang makina ng kanyang tricycle sa tuwing lumulusong ito sa baha para sumundo ng mga pasahero. Marami ring commuters ang nahirapang makahanap ng masasakyan pauwi sa kanilang mga bahay. May ilan ding lumusong na sa baha. Doon kasi ang pila namin eh. Pag bumaba, sobrang taas doon, umilipat na lang kami dito. Tapos pag dito naman, pinagbabawalan kami ng pulis. Kasi siyempre, daanan ko na. Kaya no choice din, lumulusong din kami doon. Minsan nandun yung pasahero, eh kailangan, hindi naman sila makakatawid dito. Kanina pa ako 9 p.m. Walang masakyan, hindi naman makatawid. Ay puro baha. Halos 3 hours po kami nababang. Punuan yung mga sakayan dito, kaya hindi po kami agad nakakasama. Kaya antay-antay po talaga kami hanggang sa mga magkaroon po ng sakyan. Mauna ako lang masakyan. Mahirap kasi punuan. Buti na lang may bay kami mayroon. Pero may mga mas swerte namang nakaabot sa isinagawang libreng sakay ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa Maytac, Caloocan at Quirino. Ayon sa PAGASA, may tsansa pa rin makaranas ng malakas na ulan at pagbaha sa Metro Manila ngayong araw dahil sa thunderstorms. Nagpaalala naman ang Manila Disaster Risk Reduction Office na mag-ingat sa pagmamaneho dahil madulas ang kalsada upang maiwasan ang mga aksidente. Magdala ng payong at kapote kapag lalabas at kung maaari, huwag lumapit sa mga binahang lugar para hindi makakuha ng sakit mula sa baha. Tito Johnson. Maraming salamat, Larisse Lee.